Kaya pag single ka, kasi syempre isipin nila, maghahanap ka lang ng apam doon. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung aking yes, please, a little background lang. I'm single. Wala akong relative sa Amerika. Wala pa akong anak. Ang dami kong nakakausap nung before, sabi nila medyo risky, which is tapaka naman na risky yung ganong profile pag single ka. Kasi syempre, isipin nila, maghahanap ka lang ng account doon. So, yung gano'n lang hair ko. Last year, April 2021, nag-try ako mag-apply ng tourist visa. Actually, natagalan yan kasi ang alam ko lang, sarado yung embassy. So, hindi sila nagpo-process. Yun pala, ongoing yung pagtanggap nila ng schedule. Up to now, pwede kong mag-apply, pero yung schedule nila, I think available is 2024 na yata, or last part of 2023 na. So, mahirap talaga. So, yun nga, nag-fill out ako ng form ng DS-160. Unang-una, fill out ka ng DS-160 form, and dalagay ko na lang dito sa link sa baba kung saan yung form na yun. And after that, magbabayad kayo sa, I think hanggang ngayon, before kasi BPI daw, pero ngayon sa RCBC na, kayo magbabayad ng $160. That time, 8,000 pesos. Ngayon yata, medyo mataas ang palitan ng dollar. So, 8,000 something. Meron siyang butan. And please take note, 8,000 pesos na yun is non-refundable. So, ma-approve or hindi, wala na yung 8,000. So, going back, no, nag-fill out ako ng form. Nagbayad ako sa RCBC. And then, yun nga, ang schedule ko is April 27, 2022. Yung mga dadalhin din palang important lang actually is yung DS-160, appointment confirmation, passport, tsaka yung 2x2 picture na pang US visa. Mag-ready kayo ng mga documents na possible na hanapin nila. Though sa akin, ang hinanap lang naman is BPI para dun sa business. Pero naghanda na rin ako ng bank certificate, bank statement na 6 months, birth certificate, other business docs, previous jobs ko rin, COE, baka kasi hanapin. Sa interview ko, tinanong din yung previous job ko eh. So, yun, mas mabuti nang ready kaysa wala kasi may time sinahanap talaga nila. US Embassy Manila is located in Rojas Boulevard. Diyan lang siya. Lagay ko na lang din yung address, no? Kalimutan ko eh. Medyo hindi ako magaling sa lugar. I suggest pala, lalo na yung mga malalayong lugar ako kasi manggagaling ako ng Rizal. Alam ko sa sarili ko, hindi ko maaasahan yung sarili ko sa pagising ng maaga. So, naghanap ako na mapag-i-stayan doon malapit sa US Embassy. Unfortunately, yung i-stayan ko nung una is pagdating ko doon, naging quarantine facility siya. So, buti na lang, I have a good friend na nag-offer ng hotel niya near the embassy. So, buti lang talaga, swerte din. Tapos, yun nga, a day before daw makatulog, syempre parang iniisip mo anong mangyayari eh. 4 AM, gising pa rin ako noon. Then, pinipilit ko talaga na matulog din kasi syempre, what if, alam mo yan, sabog ka. Ayoko namang sabog din akong humarap dun sa consul. Day before pa pala, naglista ako ng mga possible na itanong sa akin para alam ko na yung isasagot ko para hindi na nakabahan. Kasi iba pa rin yung prepared ka, di ba? So, sinulat ko lahat ng possible na itanong tapos yung isasagot ka sa consul. Buti na lang, yung mga sinulat ko din, ayun din yung tinanong ng consul. And may mga tricky silang tanong. Pwede kong i-share sa inyo on separate vlog na lang siguro. So, dumating ako 8 AM. And then, pagkababa ako doon, nandun lang kami sa labas. And buti na lang, may mga puno, so hindi siya mainit at all. Medyo mainit yung suot ko na nakadress ako doon, pero hindi ako nakaramdam ng init. And please take note also na bawal ang mga electronic items like cellphone, laptop. So, nangyari, nagpahatid na lang ako doon sa embassy and iniwan ko yung phone ko dun sa kasama ko. Tapos maya-maya, ito na, sa labas pa talaga ng embassy. Pinaw na, 8:45,
pumasok na kami. Siguro ano lang kami, yung 8:45 a.m. slot. Siguro 8 lang kami. Parang ganun, 8 yata kami. Pasok kami. Sa labas pa lang, pinalabas na yung DS-116 na form tsaka passport. Yung sa akin, ang hinanap lang is passport. Meron akong ibang kasabay, pati DS-116 hinanap. Tapos, yun na, hinanap yun, chinek lang nung Filipino pa yun yung nag-check. Tapos, pinapasok na kami sa loob. 3 steps lang actually nangyari. Yung una, pre-screening, Pinoy pa, yung nag-check din sa loob, pinalabas yung 2x2. Then, passport lang din ang hinanap sa akin. Yung iba, hinanap yung DS-116. Hindi ko lang sure kung bakit, pero siguro baka yun yung mga kailangan ng clarification sa form nila, or baka may kulang, kaya siguro hinanap. So, binigay ko rin passport ko, tapos in-scan yung ID. Tapos, ang tinanong is, purpose of your visit, sabi ko, tourism. Pangalawa, sa stage 2, American na yung nag-assist sa akin. Kinonfirm lang yung name ko. Name ko, middle name, tsaka surname ko, tapos birthday ko, tapos pina-fingerprint na nila ako. Lahat. Pinaganon ako. Una, ito yata. Tapos last, ito. Inas pa nga nila na idiin ko daw, itulungan ko daw ng finger pa itong isa at isa. Para lang talagang mag-ano. Yung stage 3. Yun na yung may consul na nag-ano sa akin. Yung interview na. Yung available na consul lang na araw na yun is 4. 25, 26, 27, 28. Mga windows yun. And lahat dito, una mga nakaupo kami, meron dito mga window. Tapos meron din mga nakatayo na para nakaprepare sila. So let's say sa window 25, may tatlo nang nakapila. At yung window, may tatlo nang nakapila dito. Ayan. So kung sino yung unang maubos, dun ka lalagay. Pwesto na yun. So ako, sa malayo pa lang, nakikita ko na yung window 27. So iniisip ko, sana dito ako mapwesto. Kasi mukhang mabait naman siya. Mukhang, wala lang, panatagob ko. Sana siya, gumagal ako. And then, yung 25, actually, nakita ko, ang bilis ng transition. So, isip ko, okay kaya dito? Kasi ang bilis eh. Kaso, hindi ko naman nakita. And as much as possible, kasi ayoko makinig sa mga nangyayari dun sa mga in-interview. Merong isa dun na ayoko sana makinig, pero hindi ko mapigilan nandito sa window 28 yun. Ano siya? Meron siyang kamag-anak sa ibang bansa, aging sister niya and grandmother niya na ibibisitahin niya dapat, pero na-denied. So, ewan ko, iniisip ko lang nung time na yon, nag-iisip ako ng music na, kasi kung makikinig ako sa mga na-deny nung araw na yon, baka kabahan lang ako eh. And nung time na yun, parang condition na ako, hindi ko alam kung bakit. Talagang sobrang walang kaba. So, meron pa ako sa harap ko na kasi pangatlo ko, isa nakasalang na, tapos next yung babae, tapos ako. Na ang tagal, sobra, I think 30 minutes yata. And nandun ako nakapunta doon sa window 27, yung mukhang malumanay na mukha na American. Na, I think kaedad ko eh. So, yun. Sa isip-isip ko, kahit anong mangyari, hindi ako lilipat. Kasi yung dito sa window 28, medyo intimidating siya. Babae na parang bata rin eh. Pero intimidating, malakas yung boses niya. Kasi pinag-usapan nila, naririnig ko rin eh. Dito naman, yung sa left ko, yung 26, window 26 is a Caucasian guy na medyo nakaka-intimidate din kasi merong paglapit sa kanya, parang sinabi niya, how come you got the schedule so easily? Parang something like that. Kasi siguro, hindi ko rin alam bakit niya kine-question pa na gano'n na bakit ang bilis makakuha ng, ano daw, bakit daw ang bilis daw makakuha ng schedule. So, parang, kasi, ayun talaga yung una eh, paglapit sa kanya, biglang yung kagad ang bungad. So, sabi ko lang, bakit ganito? Ba't ganito yung mga ganyan? Tapos meron pa akong isang narinig nga dito sa isa pa na nakapag-Europe trip na siya. And sa utak ko nga nung panahon na yon approve siya kasi ang dami niya napuntahan. Kasi yung bongga talaga, sinipsip ko bongga. Tapos si ating, ang dami niya na ano. Hindi ko alam bakit siya na-deny. So sa isip-isip ko, hala,
Eh, ako naman, a little background din sa akin, nakapag Singapore, Korean, Japan na ako. So, inisip ko nga nung nakaraan, medyo wala ka na yung edge ko kasi medyo nakaikot ako sa Asia. Medyo lang. Pero to Europe, tas na-deny. So, isip-isip ko, ayoko na makinig kaysa naman, alam mo yun, may stress lang ako eh. Tapos inisip ko nung time na yun, kahit ano naman, bahala na kung ano mangyari kasi andito na ako eh. So, kung ma-deny ako, next year na lang siguro ulit, or 2024 na. So, wala nang magagawa eh, nang magwala ako, di ba? Nung turn ko na, ang tinanong sa akin is yung purpose of your visit. And, ayun na nga, yung red flag sa akin. Tinanong kung, are you single? May relative ba ako sa US? Or friends? Kung may anak daw ba ako. So, tatlong beses yung tinanong. Actually, hanggang huli, yun yung huling tinanong sa akin na sinabi ko, wala. Pero in fairness, alam nyo guys, during the interview, talagang ramdam ko na ma-approve ako. Hindi sa pag-aano. Kasi, alam mo, grabe yung prayers ko noon. Totoo yun na prayers during the work. Talagang dadasal ako na maigi. Pero hindi ako nagpa-kumbaga, hindi ko pina-feel dun sa consula na intimidate ako sa kanya. Meron nga dun question eh, yung tagatanong niya sa akin, are you single? And sinabi ko, yep. Di ba, parang, oh my God! So isip-isip ko, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganun? Di ba, parang, ginawa kong barkada din, consul. Sabi ko, yep. And you have no children. Tapos sabi ko naman, yep. Parang, okay ka lang, te. Tapos, ayun nga, tapos parang, sa isip-isip ko talaga, sa loob ko, sa kula, ang sasabi ko dito. Tapos, ang dami, siguro yung interview namin tumagal ng 5 minutes. Hindi, 10 minutes siguro. Ang dami yung tanong, siguro, nung sinulat yun, lahat nasa around 15 eh. Pero, isi-share ko na lang yun sa inyo on my separate blog. Tapos, yun na nga, tapos parang akala mo, dinadasalan ko rin siya kasi nakatingin lang ako dun sa console. So, sabi ko, sa isip-isip ko naman, ya-approve mo ko. No joke ah, talagang nakatingin ako sa kanya. Pero hindi siya nakatingin sa akin, so computer siya. So isip-isip ko, ya-approve mo ko. Tapos okay ko pa kaya, prayers naman ako. Lord, please, bigay mo sa akin to. Sana ibigay mo sa akin to. Ganun ako ng ganun. Tapos yun na nga, biglang sabi sa akin, I'll be issuing you your visa. You will receive it after 3 weeks. Tapos dun na yung parang, gusto ko nang sumigaw, gusto kong magwala, pero syempre, madal lang ako kasi baka sabihin, di ba? Oo, hindi ko naman. So, ganun lang ako, thank you, oh, thank you, have a nice day, nag-have a nice day din siya. Meron mga snacks din pala dun sa Dove, just in case may mga gutom habang nakapila, pero kasi hindi ako nakaramdam ng kahit anong gutom. Noong time na yun, hindi ako kumain, wala na, tulala na ako, hanggang paglabas ko, ganun lang ako, something exit. Ganun lang, something exit. Tinuro ako ng Pinoy na ano daw, puro doon yung palabasan. Alam mo, nung paglabas ko din ako nagsisigaw. Tapos, gusto ko sanang i-share yun sa mga taong mahalaga sa akin. Pero, yun, iiyak ako. Gusto ko sanang i-share yun sa mga taong mahalaga sa akin kasi wala akong cellphone, wala kagad akong matawagan. Pero, thank you Lord, ako thank you Lord. Yung mga babaeng nag-a-assist sa labas, meron silang mga cellphone. If ever, pwede kayo makibook sa kanila ng Grab. Just in case laking kasama. Tulad ko, wala akong kasama ng time na yun. After 2 days lang, April 29, tumawag sa akin. Sabi sa akin, Ma'am, tanong po namin, i-confirm lang po namin yung address kung saan namin i-deliver yung passport niya. Di parang nagulat na ako, oh my God, 2 days pa lang. So sabi ko, pwede po ba pick up na lang? San po kayo ngayon? Kahit nasan po kayo, pupuntahan ko po kayo. Sabi ko pag ganun, sasan? Ay, hindi po pwede. Ano po? Though, pwede naman po pick up sa LBC. Saan po ba to? Sa LBC daw. So, sabi ko, sige po, pick upin ko na lang kung saan po kayo. Then sinabi ko nga dito sa Taytay Rizal, pick upin. The other day, April 30, nandun na agad. Kasi binantayan ko rin yung tracking number talaga. Andun agad. So, yun na nga. Sobrang excited ko. Punta agad ako sa LBC. Just ko baliktad pa nga yung damit ko. Pero, hindi ko na masyadong inisip. Just ayun, sobrang naiiyak na naman ako. Kasi nakita ko yung passport ko na may
visa na nga, tapos multiple siya nagkukagad. Kasi during na interview, hindi naman nila sasabihin kung single entry or multiple entry ibigay nila sa'yo. So, siya nagkukagad, yun na nga 2032, yung expiration. Wait nyo yung separate vlog ko para dun sa mga questions sa akin at kung ano yung sinagot ko sa console. Yun nga, thank you guys for watching my vlog. Don't forget to click like and subscribe para dumami na rin subscriber ko dito sa YouTube.